Hi mga Kirubin! Kirubin! Welcome back sa channel ko! Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Take me on a date. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got the 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making up a pie. I never learned to cook, but I can pry to her. Sing along with me, sing along with me. In today's video, ipapakita ko sa inyo yung nabili kong product for hair. So, usually, yung ginagamit natin is blower, hair straightener, kapag nag-aayos tayo ng buhok. Ako kasi, gusto ko yung medyo may volume at bouncy yung hair. So, ito yung product. It is One Step Hair Dryer. Wow! Nagustuhan ko siya kasi parang siya yung local version ng Revlon One Step Hair Dryer. So, ganito yung itsura niya. Wow! Ayan. So, ang maganda kasi dito, meron siyang fine brushes. Meron din siya yung hindi fine na brush. Okay? So, ano bang meron dito? So, pag nag-ayos kasi tayo ng buhok natin, usually, ang ginagamit natin, dalawang kamay. So, isa sa suklay, tas isa sa blower. But with this, tuturuan ko kayo kung paano gamitin to. It's very easy. This will make your life easier at the same time your hair looks better. Okay? So, ready na kayo? Simulan na natin. Basa pa yung buhok ko. Pero medyo hindi, ano na siya, dump hair na siya. Hindi na siya yung ganong kabasa. I highly recommend for you guys to put some hair products sa buhok nyo, like hair protection, na pwede nyo ilagay bago nyo gawin to. For me, since hindi ko dala yung mga hair products na pwede ko ilagay, like for heat protection, gagamitin ko siya kasi aalis kami today. Okay. So, gusto ko ipakita sa inyo yung controller niya. So, meron tayong off, low, middle, and high. So, yan. So easy. So, ito yung low. Medyo maingay siya. Ito yung ating medium or middle. Then our high. So, ang gagamitin ko ngayon is yung middle. So, ang difference niya sa blower is meron siyang hairbrush. At the same time, dito sa mga butas nito, dito lumalabas yung hair. So, paano nga ba ito ginagamit? So, first is, isi-section muna natin yung buhok ko to make sure na lahat mapapatuyo. So, maganda din to style your hair. You can use this to style your hair. So, yan. Okay. It's so easy to use. You can even use your other hand just for support. Okay. Gamitin ko yung high kasi medyo dump na yung buhok ko. Basa pa siya. So, patuyuin muna natin. Then later, we'll style it. So, ang gusto kong ma-achieve is yung medyo makapaloon siya. Pero depende sa inyo kung anong gusto nyo. Sa buhok ko. So, the bottom part, the mid part, tsaka yung sa top part. So, let's continue on doing this.
Ayan. There. Wow! So, let's see. Ilang minutes? So, it's already 8:11. Nag-start ako ng 7:59. And it's just like 15 minutes. It only takes 15 minutes to style this hair. So, ayan po. Very easy. Hindi mo na kailangan magpa-salon para magkaroon ng ganitong style lang hair. Sana nagustuhan mo tong review ko about dito sa One Step Hair Dryer na nabili ko sa Shopee. And I think it is just like around 300 if hindi ako nagkakamali na nabili ko siya online. So I think this is one of the products na marirecommend ko na magagamit nyo in the future if, you know, you have like want to manage your hair, because yung buhok kasi hindi siya manageable. It usually sabog and I just leave it there nang basa. So if nagustuhan mo tong review ko about dito sa product na to, i-click mo na yung like button, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na reviews ko about sa product na mabibili natin online. Okay? I'll see you again. Thank you, Mom Caribbean. Bye. But baby, don't be high. So don't be thinking I'll be home and making up a lie. I never learned a cut, but I can ride a hook. Sing along with me.